guys, and welcome back to my channel. So for today's video, medyo break muna tayo saglit for mommy videos kasi gusto kong i-share sa inyo guys. Super happy ako. I'm sure nakita niyo naman sa thumbnail na ako ay bumili ng MacBook Pro! Yay! Okay guys, for my 2 years, actually for almost magto 2 years na buhay ko sa pagbablog, ito siguro yung biggest investment ko so far. Actually, syempre, ang laptop naman, diba, kung alam naman nating lahat, kailangan naman talaga yan ng mga tao. Ako kasi may laptop ako, pero that's office laptop or work laptop. So, syempre, ang hirap kasi ginagamit mo din yon pang work, tapos may mga files ka din doon na parang yung personal. So, maganda talaga, naisip ko na i-separate, and na-realize ko na ang MacBook naman talaga, ang tagal ng buhay. Kasi meron kami ginagamit na MacBook laptop sa bahay, 8 years old na yung laptop na yon, pero up until now, okay pa rin siya. So, bakit hindi na lang yun yung ginamit ko? Kasi syempre guys, pagka maglalagay ka na ng mga bago, ng mga videos, baka mas lalo siyang bumagal. So, nag-decide ako na bilhin na din siya. Kasi investment din naman at hindi lang naman ako ang gagamit for sure. Feeling sure ako na baka pagka dumating yung time na halimbawa nag-aaral na yung anak ko, magagamit niya din naman yung laptop na yon. And guys, share ko lang before we proceed with the unboxing, itong nabili ko na adapter. Kasi kung kayo ay MacBook Pro owner, alam nyo na walang USB port. So, na-realize ko yon at pumunta ko ng PowerMax. Sobrang mahal niya guys, around 2,000 pesos for a single port na USB. At ito, nakita ko siya sa Shopee. Ayan, ang dami niya, 4. Tapos merong micro SD pa ata dito or something. Tapos tignan nyo, naka-cover pa, sobrang ganda. 529 lang to sa Shopee. So, ililink ko na lang yung ito kung saan ko siya nabili sa Shopee para matry nyo din kung kayo ay MacBook Pro owner or gusto nyong bumili para sa inyong mga gagawin. Ayan, ito na lang ang bilhin nyo. Sobrang much affordable and ang ganda ng reviews and working talaga siya kasi natry ko na. And now, back to the video. Okay, so a little background story muna bago tayo mag-unbox talaga dahil maiksi lang naman yung pag-unbox ko at hindi naman tayo teki-teki at hindi ko pa rin siya na-explore kaya hindi ko din siya mapapakita sa inyo ng buong-buo. Anyway, ang haba lang din ko. So, nung una nagda-decide ako na MacBook Pro na lang talaga yung bilhin. Kasi nabasa ko sa mga online reviews na talagang yun ang ginagamit for video editing. Kaso sabi ko sobrang mahal niya, parang hindi ko carry. So sabi ko MacBook Air na lang kasi basic editing lang naman yung gagawin ko. So, may pinuntahan kami isang PowerMax store at sold out daw ang MacBook Air. Tapos, tinawagan namin lahat ng branches na malapit sa amin na pwede naming puntahan at ubus din talaga ang MacBook Air. So, ang meron sila is MacBook Pro. So, sabi ko, sige na nga, magma-MacBook Pro ako. So, dun sa store, kung saan kami nagpunta, nakapila kami ng 3 beses kasi nga, pakuli-kuli kami or nagdadalawang isip kami. Hanggang sa nawala na ng stock kasi ang kinuha ko lang is 256GB. So, nung umuwi na yung kapatid ko, siya ang bumili nung laptop dun sa malapit na mall sa amin kasi meron silang available pagtawag niya. So, kuya ko yung unang nakakita nung dinidemo kasi sa store parang ipapakita daw, diba, na walang problem yung camera, okay yung screen or something. So, hindi ko talaga pa siya nakita. So, na-excite ako guys kasi grabe ha, ito talaga yung biggest investment ko. So, sa Beyond the Box kami nakabili na meron. And, excited na ba kayo? Bilang muna! Char! So, ayan! Ito na guys! Laptop! I-set up natin to ng ganito para ako, nuwari, akala mo ano, anong tawag doon? Sponsor! Char! Malay mo, di ba? O, yan! So, ito na nga yung laptop, guys! Okay, so, MacBook Pro. Tapos, ano ba mga inclusions nito? Actually, hindi ko alam. Siguro naman may charger siya. Ano? Oo, ayun. Includes 13-inch MacBook Pro, USB-C power adapter, USB-C charge cable. Okay. Let's. Excited na ba kayo, guys? Uy, excited sila. Tigas. Ayaw buksan. Teka. Up. Ah! Kwarta o kahoy!
yun! Feel ko yun, na-realize ko yun na binubuksan ko. So, ito na nga, buksan na natin. Ta-da! Ayan. So, ang pinili ko guys is space gray. Kasi yung silver parang medyo close to white siya. So, natatakot ako. Baka mami madumihan. Okay, so tignan muna natin yung mga inclusions. So, nandito yung adapter na charger. Tapos, ayun. Ayun pa yung charger. Yung pinaka-socket. Yan. Uy, bukas na kasi binuksan na nila. So, hindi ka mapipeel off na gano'n. Tama ba yung pag-peel off? Paano nga yun? Ay, sleeves ba? Guys, kung napanood niyo yung iPhone 11 ko na unboxing, tangang-tanga din ako sa, ano, Apple. Hello, ang nipis pala niya. Ba't ganun? Kahit pala MacBook Pro, ang nipis niya. Kasi dun sa store, parang mas sobrang malaki siya sa MacBook Air. Pero pag hawak mo na, grabe ang nipis niya. Sleek design. Uy. Guys. Oh! Laptop! Ayun, tignan ko na. Kinakaman ako. Hindi ko alam. Ay, nakalimutan ko yung password. Sinabi ng kuya ko. Baka malak ako. Uy! Ah! Labo ng screen? Char, may takip. Uy! So, ayan, nakalagay. Kasi siniset up pala to sa store para mapakita sa'yo. So, sabi ng kuya ko, so ayan, and then, try ko na yung password na sinabi niya. Hindi ko papakita sa inyo kasi baka mamaya tambangan niyo ako eh. Baka mamaya abangan nyo ako sa kanto, makuha nyo yung laptop, tapos alam nyo yung password. So, ay, naku, mali! Hala, hindi ko kabisado yung password. Teka guys, tatawagan ko lang yung kapatid ko. Okay guys, I'm back at eto na, nabuksan ko na. Alam ko na yung password. So guys, medyo hindi lang tayo marunong pang gagawa nito. So, huwag nyo naman muna akong i-judge. Pero, ang pinaka gusto kong makita is yung camera. Alam nyo actually, hindi ko alam kung paano mag-search sa laptop, sa Mac. Hindi ko alam kung paano mo hahanapin dun sa laptop. Kung paano ka mag-search. Dito ba yon? Spotlight search? Lalahanapin ko kasi camera. Dun nga, mukhang dun. Ay, hindi. Ba't ganun? Saan ba yung camera nito? Ay, hindi. Sa internet siya lumabas. Ayan na. Oh, MacBook, MacBook, di marunong. Paano ba to? Kaya today, pati yung mga tricks sa ganito, hindi ako marunong. Wait, tignan natin. Ayan. Ano yun? Ganun pala yun. Pag tinapat ko ulit, ayun. Paano i-close? Di ba may ganun yun? OMG! Seryoso? Paano ba yun? Wala pang app. Baka ito, photo boot. Ah, ganda! Wow! In fairness, close na natin. Uy, guys, sobrang ganda, sobrang natutuwa rin ako, first time. At ano ba mga sasabihin ko sa inyo? Okay, so, puro ako gandang-ganda kasi ang ganda naman talaga. At medyo mahirap siya guys, teka, dapat ba sinisleep? Isisleep, uy, tapos kailangan ingatan ko muna ng ganito kasi hindi pa natin alam kung ganyan ba. Ilalak muna natin ng may cover. Wala pa ako ng mga cover. Ayokong bumili sa Power Mac kasi masyadong mahal yung mga sleeves. Anyway, so, bakit nga binili ko ang MacBook Pro? Bakit MacBook Pro yung binili ko? Kasi nga, I feel na yung Air, yung Mac Air, parang ano siya, parang siyang version ng mga notebook, netbook na, alam mo yon nung mga ibang hindi Mac. Ano ba tawag sa mga laptop na hindi Mac? And I feel na madali siyang masisira kasi nagkaroon na ako ng ganun. At baka hindi niya kaya yung capacity niya, baka hindi kayanin yung mga gagawin ko, mga ilalagay ko for my vlogs. Pangalawa, ito na lang yung available.
At bakit ako nagmamadali? Kasi nung time na ito, nung binili namin, actually today is Sunday, kahapon namin siya binili, Saturday. Kaya ako na rin siya binili kasi yung office laptop ko, nagka-crash na siya. So kailangan ko nang makuha yung mga files ko na ginagamit ko for my vlog para mailipat ko dito. Tapos pangatlo, I feel na sobrang mas tatagal ang MacBook Pro. Kasi yung sa nasa bahay nga namin, MacBook Pro din yun. Pero as in, yun nga, yung lumang version, yung 8 years ago, from 8 years ago, pero buhay pa din. At medyo mabilis pa rin naman yung speed niya. Ngayon, di ko pa lang siya na-test na pag nalagyan ng video files. Kasi yung sa kapatid ko, naka-MacBook Air siya, and ngayon pa lang, pagka nagtatry daw siyang mag-edit-edit, medyo mabagal na yung laptop ko, di ba? Kasi syempre, gusto ko, yung i-invest ko na amount para sa pagbili ng laptop is tatagal siya. Kumbaga hindi lang parang 2 years, 3 years, 4 years. As in gusto ko ganun, umabot na parang 8 years. Tapos, ito na yung latest na M1 chip. Ano ba yung M1 chip? M1 chip daw is yung bago ng system ni Apple. Kumbaga sa kanila na mismo yon. Hindi na siya Intel. Kasi yung mga lumang version, Intel pa din daw yung nakalagay. So, ayan. Napabili na nga tayo, guys, para sa ating pagbablog. Kasi, syempre, naisip ko, noong una, actually, sobrang dami kong iniisip. As in, sabi ko, MacBook Air para mas affordable. Kasi, 15,000 pesos more affordable ang MacBook Air versus dito. Ngayon, sabi ko, siguro yun na lang. Sabi ko, kaso, hindi rin naman ganun kaliit na amount yung ilalabas ko. Kahit pa sabihin mo, more affordable siya ng 15,000 pesos. Tapos, pag tagal-tagal, marirealize ko na parang, ay, parang ang bagal na niya. Or parang, ay, ano ba yan? Parang hindi na siya okay yung capacity niya, di ba? Kesa yung investment ko, one time, big time. Pero alam ko naman na magtatagal. Tapos, syempre, pagka bumili ka ng something na ganito, talagang paghihirapan mo, talagang mag-e-effort ka na. Kasi diba guys, ba't ka bibili? Parang ganito guys, ano, unang-unang-una akong mag-vlog, as in, ang binili ko is yung editing app. O, isipin mo yon. Pero talaga nagpursige ako kasi kung yun, eh nalaman ko na libre lang, baka hindi na ako nagtuloy-tuloy mag-vlog. So yan, so ito, at least sure ako na talagang kailangan ko nang maghirap ng todo-todo, ng doble-doble. Don't worry, kasi ito naman, kin-credit card ko. So, 0% interest for 24 months. Actually, kuya ko yung nag-credit card. So, sa kanya ako magbabayad. Pero, di ba? Ayan, sobrang nipis niya. Tapos, hey, Bloggers United, YouTube Fan Fest? Feeling! Anyway, guys, sorry na kung sobrang ikse kasi hindi ko pa rin talaga siya na-explore at hindi ko naman din kayo mapapakitaan ng mga bagay sa loob kasi kung ano ba yung mga i-explore kasi ako din, i-explore ko pa din siya. Ay, hindi ko pala napakita sa inyo, touchpad pala to, yung dito sa, buksan ko na naman, baka masira kasi kayo eh. Hindi nyo naman agad sinabi na may nakalimutan ako eh. Kakainis kayo. Ito, teka, paano ko ba ito hawakan na baka mamaya masira? Ayan o, yung nasa taas. Teka nga, gulo nyo naman eh. Ito, ano ba? Ito, touchpad to. So, let's say, brightness. Ay, umuusod. Ayan. Touchpad yan. So, guys, alam niyo na. Kailangan ko nang i-end tong video na to dahil kailangan na nating i-explore yung laptop. Anyway, sobrang gulo, sobrang, hindi ko alam, parang hindi siya unboxing, parang storytelling siya, story time. Kasi nga guys, first time nating magkaroon ng ganito at hindi ko alam kung ano yung mga ituturo ko sa inyo. Hindi naman ako nanonood ng mga unboxing video kasi hindi naman unboxing yung Forte ko. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo kasi natutuwa talaga ako. Anyway, that's it. And sana nagustuhan niyo tong video na to. Guys, please pala, kung meron kayong mga ma-share na tips or alam niyo kung paano ba gamitin, kung saan makakabili ng mga magagandang accessories, halimbawa yung mga sleeves nga, yung mga pang-cover, i-comment nyo na sa baba. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like. See you until my next vlog. Bye!